Ayan po, papunta tayo sa Maldives Oasis kung saan ang project ng Pinanuslan dito sa Davao. At alam niyo po ba, sa katabi ng Maldives Oasis ay may isang malaking commercial building na ginagawa dito. Grabe, ganyan po kalaki at galang-halawa ang Maldives. Ang project na katabi ng Maldives Oasis, ito yung commercial component. Commercial complex na, no? Grabe! So, lakad lang ikaw, lakad lang. Anong lugar po ito? Ecoland. Ecoland, no? Malabas sa Ecoland. Ilang lakad lang to, no? Less than 1 minute walk. Less than 1 minute walk na dito ka na sa may Maldives Oasis. Grabe na. At may existing na palang residential dito, sir. Eto, yan. Yan. Saan ang ganda ng paligid, no? Oo, palmera yata to, palmera. Walang eyesore, grabe. So, congratulations po sa mga nag-invest dito sa Maldives Oasis. At eto na nga, gusto. Eto na, eto na, eto na. Eto na ang Maldives Oasis. Grabe. Nakita mo yung color blue na to? Your urban oasis. Eto na po ang Maldives Oasis. At maganda po at paswerte tayo ngayon kasi makakapanayam natin ang project developer o development officer ng Maldives Oasis. Nasaan ba siya? Ay, nasaan ba siya? Ano pala siya? Hello! Hello, Miss Win. Wina. Miss Wina, dito kayo. Ma'am, Miss Wina, taga-Davao ba kayo? Taga-Davao kayo sa amin. Yes. Ayan. Ma'am Wina, ano po ba ang project na, ang pangalan ng project natin dito? Ang pangalan nating project is Maldives Oasis Davao. Okay. Na located sa Escandor Drive, dito malapit sa SM Davao. Ma'am, ang maganda po ang lugar na to kasi para siyang exosuit, no? Yes. Ma'am, ano po ba? Ilang ekara po ba ang Maldives Oasis na to? Ilang ang sumama? 2.4. 2.5 hectares to? Yes po. Tapos meron tayong 7 buildings with 10 floors for each, ano. Wow naman! 7 buildings, 10 for each. Tapos ang ino-offer po natin ngayon ang building na? Building A and I heard na sold out upon A. So, nag-building ng B. Wow naman! Congratulations! Ma'am, bakit po Maldives Oasis at bakit po sobrang fast selling tong project na to? Ano ba meron sa Davao? Ano ba? Bakit aside kasi sa ano, well, president natin si ano. Ah, si Tatay Digong! Yes, actually malapit ang bahay niya dito, sir. Totoo ka? Kapit bahay namin si Digong pag alagyan niya siya dito. Sa kabilang kanto lang, nandun na yung village nila. Oh, wow naman! Sir, malapit pala, sir, dito ang bahay ni Tatay Digong. Pwede natin ikutan. Oo. Pwede natin mamaya. Sir, aside dahil sa ganun, dahil malapit siya dahil sa Davao nga siya, no? Sino mga nag-invest dito? Taga Davao ba or? Mostly, yes, may mga taga Davao din. Pero mostly is like OFW, foreigners. Oo, tsaka yung mga ano, neighboring cities din ng Davao. So nag-invest talaga dito sa Davao? Yes. Ma'am, malayo bang university dito sa Davao? Yes, may ano dito, MCM, yung bagong school natin ng Malayan Colleges, Mering Ateneo de Davao. Hmm. Ang kanilang high school and grade school malapit din dito. Ah, totoo? Yes, ang Philippine Women's College na nandito lang dito sa subdivision na to. Totoo ka? Apo. Grabe naman! So, yun ang mga advantage kung bakit nag-invest sa mga yes. So, may potential sa rental. Yes. Grabe. So, ma'am, ano po sa tingin nyo, mga advice nyo, bakit ako mag-invest sa Davao? Kung hindi ako taga Davao, bakit ako mag-invest dito? Well, life is here. Wow! Statement ni Ma'am Reed! Life is here! Excuse me! Life is here! Sa Maldives Oasis. Tagin na Davao. Particularly dito sa Maldives Oasis. Oh, wow! Yes. So dahil nga, food, ang daming food. Ang no? Daming food. Yeah. No, culture. Mabuhay ka talaga dito. Mabuhay. Mura pa, mura, yes, no? Mura ang ano dito. Ang presyohan ng kung ano-ano. Tapos yung taxi, matatapat sila. Kabilabalik ang mga sukle. Grabe. Yes. Security-wise, safe ba dito sa Davao? Yes. The safest, ano? Davao is third safest city. In the world. In the world. Sa Southeast Asia. Southeast Asia, yeah. Third safest city. And sa Pilipinas, itong pinaka-safe na, no? Tapos Davao, pinaka-safest din. Oo. So, yung palang magandang mga... Tapos maraming mga investors na pumupunta dito. I heard na magkakaroon ng railway ba dito? Opo. Yes, magkakaroon ng railway and... Pinaplan pa siya actually, pero mangyayari din siya soon. Okay. So, tapos maraming investors kasi nga... ang trust nila sa government sa city ng Davao is okay. At saka kung sisilipin mo, tinan mo, may mga dumada ang mga bus doon. Oo. So, makikita grabe.
ilang minutes lang or wala. Oo, seconds nga, grabe, lang. Napaka-prime ng location. Yeah. Grabe, kaya ito na po siya. Kaya sa mga nag-invest talaga dito. Oo, so, tapos katabi pa yung commercial complex na to, no? Opo. Grabe, congratulations po. Mukhang ako mismo na papabili dito sa Davao. So, ayan, Miss Wina, maraming maraming salamat. Pitong building, 2.4 hectares, Maldives Oasis. A and A is so lot na B nang i-offer natin. Yes. 10 floor ang pinakamataas. Mm-hmm. May main swimming pool po ba? Meron po. Complete amenities. Yes, meron tayong dalawang swimming pool. Dalawa, hindi isa, dalawa, grabe. Dalawang swimming pool. Siyempre for the kids. Ah, para sa amin. Adult pool, oo. Opo. And meron tayong basketball court, may clubhouse na may dalawang function hall. Wow. Children's playground meron? Meron din po. Ang function hall is good for, ang isa is good for 60 packs, ang isa 80 packs. Wow! Grabe naman ang mga amenities dito sa Davao. Music room, may gym, may audiovisual room. Ay, posh! Ano ba? Oo. Tapos so, may game room. Yan. Yun ang maganda. So ito na pa. Kung, ano mong status ng ating mga development mong dito? Ano lang nagagalap? Currently, ginagawa na yung ano, yung ongoing na po ang building A natin. Nasa pile driving na po tayo. Ah, pile driving na! Tapos, so nakapag-okay na. Nag-okay na. Wow. And dito po na part, ito yung building B. Ito yung location ng building B. And ginagawa na din new sales office natin. Dito? Yes. Na wow. Hopefully mag-open by October. Itong area na po ito. Wow! Grabe talaga. Talagang fast moving ang Maldives Oasis kasi one of the best selling project ng Filipinos land dito sa Davao. When it comes to investment, your patch of green in the city dito sa Lagbuso ng Davao, Maldives Oasis. Tama po ba? Yes. Yan. Thank you very much, Ma'am Wing. Winner ka talaga sa pag-explain ng ating Maldives Oasis. Yes. Maraming salamat po. At sa mga investor po natin, Luzon, Visayas, Mindanao, if you want to try investing in Davao, huwag po kayo magkatabili kasi the value appreciation is hindi mo na mapigilan. Ang ganda po ng city ng Davao, feel na feel mo security, and of course, the culture, napaka warm na welcome mga taga Davao. Siyempre, of course, the food, ang sarap. May durian, tama? Yes, mura. Mangustin, marang. Ano pa? Baksak presyo, yes. Ano ba? Mangustin, marang, durian. Suha, siyempre, of course. Crocodile farm, meron ito, no? Meron. Water rafting, meron. Meron. Ang dami palang mapupuntahan dito sa Davao. So, ang dami tayo po mga activities na maaaring magawa dito sa Davao. And of course, Davao is lugar kung saan dito nakatira ang ating presidente ngayon, si Mayor Rodrigo Duterte. Congratulations sa magiging invest. Sa mga nag-iisip pa kung magiging invest sa Davao, huwag po lang pag-isipan kasi baka mamaya maubusan ka na ng property dito. For the meantime, mula sa pusod ng Davao, kasama ko si Min, Miss Win, at saka si Miss, Glycel? Sidel. Kasi sabing lahat ng mga babayang OFW, dapat umuwi ng Pilipinas ng free and rich and never have to work abroad again. Bye-bye!